Yung bata po, marami po ako pinagkakamutan. At nung kabataan ko, nausap ko sa barangay namin yung kwento ni Maria ako. Anak ko po yung magulang namin, yung lola ko, marami na doon na sa isang gabi, nasa bahay. Sasabihin ng mga magulang namin, buwi na kayo! Lalabas na si Maria ako. So, tinatakot. Pero, other than that, yan pong reason kaya kami ginagaya ko ng analysis ng mga para magkasal ng kasal. Pero hindi ko nawawala yung mga kwento ng multo ng kapta ng mga bata. Kaya naman po, one time, nung naasal ko sa isang parokya, ako pinag-uwi niya. Kasi lumalabas na ako dito mga kwento ng mga multo, mga elemento sa peligiran na na kinatatakutan ng mga bata. So nandiyo ko yung mga sakristan, sabi nila, Father, kagabi, meron doon namin tangan. May pakpak na malaki. Tapos magawa ng ingay sa halalit namin doon. Sa mga puno na hindi namin pa. Sabi ko, huwag kayong matakot. Ganito, usually kasi pag Sabado yan, gabi, ipapractice kami ng mga sakristan. Pagka next day, sa misa, doon magsusunod yung mga bata. Natatakot ko sa mga. Kaya sabi ko sa aking homily, huwag kayong matakot sa mundo. Sabi ko. May tatlong paraan para malaman. Kung yung isa ay isang isidaw, sabi ng mga bata, nakita na nila yung malaking yung pakpak, eh palitan nyo, naging tao. Dahil advance daw sila sa mga panahon ko. Kaya nyo lang palitan nyo. So, at saka, effective din na lang power kasi kahit papasok sila ng simbahan, hindi sila masusunod yung mga bata. Parang may story ng mga bata. Sabi ko, huwag kayong matakot. Meron tatlong paraan para malalaman nyo. Yung tao ay mga aswang. Una-una, kung yung mundo na yun ay nagsisimba. Maka Diyos. Hindi nga kayo sa mga katabi niya. Hindi, pansin nyo, meron kakaiba. Nakakatakot, nakakahindi, nakakatindi. May tatlong paraan at nasa simba, nakapasok. Sabihin na natin. Una-una, kung yung katabi niyo, Kung yung katabi ninyo, eh hindi kumakanta. Mayroon dito. Mamaya, pangalan mo. Ayan. So, una pagkat na natutulog, pangalawa, hindi kumakanta. Hindi kumakanta. Siyempre, di ba yung mga kanta natin ay awit ng papuri, pakasalamat, nagalaman para sa Diyos, ngayon. So, hindi nakakayan ng aswang yun. Pangatlo, ito. Pangatlo, sasabihin na lang ng makapangyarihan yung kasong na yun, hindi siya natulog, hindi siya kumanta, pero pag hindi siya nagbigay ng offering niya. Naloko na, galing mo, Padre, galing. Ayun, 100%. Yan, aswang talaga yan. Lakihan nyo para ang hindi. Pero kung mga maliging tayo, ito yung mga pinatatakot ka na minsan napakakipakinggan. But as we grow old, lumalaki, hindi nawawala yung takot. Nag-iiba, nagpapalit yung mga takot natin sa buhay. At natakot tayo sa mga naniniyo sa atin. Yeah. Yes. At natakot tayo, ibang takot sa mga tataas na lugar. Right.
Alex. Ibang dapat ako sa maliit na kwarto. Ibang tao, takot sa chismis. Yes. Marami pa yung kinatatakot. Problema. And as we grow, nag-evolve ko. Mas lumalalim yung takot na mas nagiging ko yung takot. Natatakot tayo na may walay sa ating mga pamilya. Natatakot tayo na mapahama yung ating mga mga. Yes, true. Natatakot tayo yung aksidente na magkawin natin yun. But the problem is that we are so occupied with so much fear in our mind that prevents us from living freely. Kasi wala na, puro naunan na ang takot. Hindi na natin nakakayaan mag dare, mag adventure, explore. Hindi na masaya. Hindi na tayo to the fullest. Yeah. Because we have so much fear in our hearts. The Lord today assures us, what can matang? Hindi sinasabi ng Diyos na huwag ka matakot kasi nandito na ako. And then after that, mawawala na lahat ng takot. Sinasabi ng Diyos, it's okay na matakot ka. As long as you have this holy fear of God. Banal na takot sa Diyos. Yung takot natin sa mga bagay, ibang-iba sa banal na takot natin sa Diyos. Yung takot natin sa isang bagay o sa tao, sa kaaway o ano, that separates us from that thing of fear. Yung takot natin sa Diyos, it's a pagkamangha. It does not separate us from God. Natatakot tayo na hihiya, nahahanda. Pero nahahanda natin ang marami dahil sa ating takot sa Diyos. Sabi nila, nalala niyo before yung commercial ng isang sabon. Ako ang hiyan kung sa Hi! Because they knew I was Jesus, that's why they're being persecuted.
we pray for your blessing. Magsitayo po ang lahat para sa ating mga panalangin.